Mayor, sa pag collecta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po siya basta-basta na lang magkakanda ka ng anti-drugs operation. Kinakailangan po doon is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, nireduce doon sa deposition of witness. Kayo, yung sasabihin, kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana, ng casing and surveillance is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi ko mo yun ay nakikita doon sa litrato, agad-agad, yun na yung gagamitin ebidensya sa korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa confidential informant na kumuha agad maaari ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, ano yung white powdery substance na sinasabi? Sa description at saka sa declaration ng confidential informant, ito ay cocaine. Ngayon, siya po? Hindi po, cocaine. Ngayon, yung pong declaration po ng confidential informant, kahit nakikita ko dun sa litrato, tinatanong ko po sa kanya kung ano ito. Bagamat gusto kong linawin, Your Honor, yung litrato na yon o anuman, hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira ay dangerous drugs agad. Kinakailangan meron tayong chemistry report. Kaya nga, ang subject po noong pre-ops at saka authority to operate na yon is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ginawa ko lamang po sa kanya, parte lamang po ng trabaho ko. Kung magmamaterial po yun, no? Mag-ano po yun, i-apply po namin ang search warrant. Yun po yun. Kaya yung na-dismiss ka sa PDA, kanino mo officially tinon over ang mga confidential document na hawak mo noon? Yung case folder mo? Yung umalis ka na sa PDA, di ba? Na-dismiss ka sa PDA? Yes, Your Honor. Yung case folder na yon na ang laman, limang pictures, yung deposition ng confidential informant, at saka yung pre-ops, at saka authority to report, at saka yung affidavit, ay yung memorandum. Kanino mo turn over? Knowing that those documents ay classified documents, security classified. May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes. Kanino mo turn over? Doon po sa opisina namin ni Director Francia. Kami na yung tinanggap ni official ni Director Francia? Your Honor, talawa po kami dyan sa kwarto sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table. Dalawa po kami, Your Honor. Nung nagkaroon kami ng relief order, nirelief kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Ultimo nga po, case folder, hindi ko nanawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga naatinan. Gawa na yung case folder, andun doon, Your Honor. Yung. Wala kang personal file? Wala po, hindi naman ako nag-uumi sa bahay niyan eh. Ako, ganito ha, Morales, Agent Morales, marami akong investigator na under me na kahit natapos na yung kaso, sinabihan ko magtago kayo ng personal file ninyo dyan dahil baka darating ang araw, ma-inquinto natin ang tao na yan somewhere, tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay tayo dyan, hindi natin alam na yun pala'y subject natin noon. Marami akong hinawakan noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na ako, retired na yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigador. Sino nga yung terorista na inahabol natin doon sa Maguindanao noon? Ano nga pangalan noon? Sino nga yun? Sino nga yung mayor doon na hindi lang protektor kundi siya mismo ang daglord sa kanyang munisipyo?
automatic yung investigador na may hawak ng kaso noon, mayroon siya personal file eh. Sir, sikuan niyo sir, ito yun, titingnan ko muna sa file ko. Hindi mo ba ginagawa yan, personally? Your Honor, yun yung totoong nangyari, wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo, no, mga kaso na ano, hindi nga po, nandun po. Hindi. Wala akong nadala, Your Honor. So, pansya, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong nyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin, nung na-dismiss po siya sa PDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yun. Sinasabi niya na sa akin tinanover, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo. Deny mo na hindi mo talaga. Walang kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yun. At precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung sip cape yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper time over, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PDEA. Yung sinasabi niya na ako raw nung na-dismiss, ano? Hindi po, ang pinag-uusapan po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung narelieve kami sa IIS, narelieve po kami from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung sila, kung saan nakakahawak dahil ano sa, pero kami, ako, lalo ako, hindi po. Dahil mahinit po sa akin ang PDEA leadership noong pa, nung magmula nung narelieve kami doon. Sinasabi ko nga po nga sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung tayo yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami ako, lalo ako, hindi na ako nakabalik doon sa opisina na yun. Hindi na po binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga sa ano, doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. You confirm, Francia? Na hindi na kayo magkakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po, Your Honor, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya nung na-dismiss siya, kanino niya tinanover? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang tinanover sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinanover sa akin. Yun po kung papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yon. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka matay ko mang isipin. Kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganun. Ganun po, Your Honor. Your Honor, sandali. Ibig mong sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yon ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Yun po ay isagan ng akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po. Next, turun mo, nakita mo yung papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng mga sasakyan ninyo. Kinumpirm ninyo na organic vehicle ninyo yun. Di ba? O siya, kinumpirm niya, siya ang pumirma. Papel yun, siya ang pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel? Pero, huwag mo kung do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Wala talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo? Yes, Your Honor. Opinion mo? Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, yes, natutuwa yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Ikaw ba?
maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, nakasirox doon, nakamarkings pa doon yung mga butas ng puncher na ginamit doon para pagsaksak sa pasimer. Ibig sabihin, gawa-gawa, kayang gawin yun? O hindi naman, that is scientifically improbable. So you mean to say na ako, mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po yung ono. Oh, sige lang. You stay on your stand. By opinion. Your... As far as the DIA is concerned, wala talaga yung document na yan. Nanirawasan na po sa inyo. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa paano nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandoon na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1 kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. May apology or ano? Oh, pero yun nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga, hindi makita. Then, dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasinir na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet may life. Kung sabihin nyo na napagsabi ko na authentic yan, kung sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, sabihin lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate. Kaya nga tayo nag-handak ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging ganun na lang may mag-leak na ganun ka-sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung ganun. Lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam mo ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo, as a country, patay. Kaya, this committee finds it important to determine kung sino nag-leak niyan at gagawa tayo ng legislation para ma-stop yung leakage na yan. Do you agree with me? Yes, sir, ano? Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion. Ah, and I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin muna si Senador. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is a tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair.